Masasagot na. Masasagot na. Masasagot na. Good evening, Santa Margarita. Maupay nga gabi, mga kakunek. Welcome to the pilot episode of Sagot Namin Yan. And for tonight's episode, we have invited the executive head of the newest digital storyteller in town to tell us everything that we Magsohongnons need to know about SM Media. Welcome to the program, Mr. Edward Herrera. Maupay nga gabi sa atong magkirita. Maupay nga gabi, Santa Margarita. And thank you for inviting me here, Chess and Steve. Alright, so first of all, Mr. Herrera, kamusta ka ngayong pandemya? You know what, Steve? Dahil sa pandemic, changed a lot. Mm-hmm. Yung normal na pamumuhay ng mga tao, yung lifestyle ng tao, yung mga gawain natin, na nagagawa natin, mm-hmm. nang wala pang pandemic, hindi na natin nagagawa. Yung parang bumalik tayo sa nakaraang pamumuhay. You know what, yung buhay na parang hindi natin in-expect na pwede palang mangyari sa buhay natin. I agree. Kasi parang ang sudden ng change, ano? Lahat tayo na nga pa na mag-adapt sa new normal. So, Cheska Edward, dumako naman tayo sa usapang media. Mr. Edward, ano nga ba ang SM Media? Steve, ang SM Media ay stand for Santa Margarita Media, na kung saan kinukumpos ito ng mga young, aspiring journalists ng Santa Margarita. Dito naman ay nakikita natin ang interes ng bawat magsungnon, lalo na yung mga miyembro ng ating organisasyon, yung willingness nila paghatid ng mga balita, not only here in Santa Margarita, but in the whole Philippines. Mm-hmm. Okay, so Edward, paano nyo pinili yung mga miyembro ng SM Media? I mean, like, what are the qualifications? Bisan sino ba pwede umapisin nga organisasyon? You know what, Chess? Napakahirap sa pagpili ko pa lamang ng mga miyembro ng magiging miyembro ng ating organisasyon ay una-una sa lahat yung interest ng bawat isa, mm-hmm. yung talent ng bawat isa, kung angkop nga ba ito sa organisasyon natin. Napakahirap magpili ng mga miyembro kasi bawat isa, kailangan natin kausapin, kailangan natin tanungin, hindi lang sa kanila, kundi sa mga magulang nila. Kasi nga, parang bagong group na naman ito, bagong group organization na sasalihan nila dito sa Santa Marta. At hindi lang yun, hindi lang siya basta-bastang organization. Ito ay maghahatid sila ng balita kung saan makikita ng mga kapatid natin or mga pamilya natin dito sa Santa Margarita, lalo na dun sa mga taong nakatira sa ibang bansa na kung saan sila ay taga Santa Margarita. Sa members ba ng SM Media, meron bang napilitan or talagang dedikado sila sumali dito sa SM Media para sa magsuhong? Yun ang sabi ko kanina, Steve. Before sila sumali dito sa organization natin, ay inisa-isa ko muna sila kasi hindi naman pwedeng pilitin natin ang bawat isa. So yun naman, ang maganda pa dito kasi yung pagpili ko sa kanila through text or yung iba chat, yun naman, parang willing silang lahat na sumali at gustong-gusto nilang gawin ito kasi yun, nasa field sila na kung saan, yun ang gusto nilang gawin. So talagang willing to help itong ating mga SM Media members. Yes, no? So for our next question, nano ang may offer sa SM Media sa mga magsungon or sa mga netizen? Nano ang ira dapat bantayan? Sa aton mga magsungnon, hindi nato makikita kung nano kaupay ang aton bungtos sa Santa Margarita.
damukit dapat didibantayan kay didi magkakagawas ang yatanan nga projects, mm-hmm, transparency, yatanan nga maupay nga programa nga ginhahatag sa aton o ginpapaambit sa aton sa nato mga leaders or mga tao nga mag-upay nga na tuminungnong din sa aton sa Santa Margarita. Which is maupay sa aton yatanan kay didi magkamay dakit idea kay bisinuray kit didi sa aton mismo sa natong bungto sa Santa Margarita or adto ka sa ibang bansa or sa ibang lugar, sa Manila, at least magiging updated ka kung ano ang mga nahitabo din sa ato sa Santa Margarita. I agree, Edward, ano, kasi ini nga aton bungto, damo pa siya hidden gems nga diri maaram ang aton mga igkasi magsuhongnon. And SM Media is here to showcase it all. Tama ka dyan, Chess. Actually, diri lang itun kay damo programs and projects and local government nga diri maaram ang mga tao. So, SM Media will bring the people closer to what the local government is doing. Not only that, Steve and Chess, mm-hmm, meron din tayong mga private people na nakatira dito sa Santa Margarita na kung saan nagbibigay sila ng mas malalaki pang projects. Wow. Na makikita natin actually, very visible na projects dito sa Santa Margarita. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi alam mo, Steve tsaka Edward, ano, sometimes yung mga ini-implement na projects ng LGU, hindi siya enough na yung efforts is from the LGU only. Sometimes we need the private sectors or stakeholders to support the projects of the local government para ma-sustain siya. And we are blessed to have this kind of people na willing mag-support para mas mapaganda yung munisipalidad natin. Okay, so next question, Edward, ano? Gaano ka-importante ang pagtindog natin sa nga media group apisar nga may adakit pandemya? Yan, sabi ko nga kanina, tayo ngayon ay nabubuhay sa new normal. Nang dahil sa pandemic, ay nagkaroon na ng pagbabago na ginagawa ang mga tao. Nang dahil sa pandemic, hindi tayo basta-basta nakakalabas ng bahay. Yun nga. Nang dahil dyan, yung mga tao ay lagi nakatutok na lamang sa mga social media, cellphone especially. Yun. Sa pagtayo ng organisasyon, napakalahalaga kasi dahil sa pagtutok ng mga tao sa paggamit ng social media, yung parang ang SM Media, doon natin parang mas may present ng maayos. Parang doon tayo magkakaroon ng time or magandang timing, ng napapanahon na timing. Kasi yun nga, sa pandemic, yung mga tao ay parang walang masyadong ginagawa. Yun nga, dahil nga bawal, sabi nila. At dito sa organization na ito, sa atong SM Media, doon natin may present ng maayos ang mga balita, yung mga vlogs, lahat ng mga gagawin ng SM Media. Yun. Yun ang importante sa lahat kasi ang SM Media ay maghatid lamang talaga ng balita ng Santa Margarita. Kung anong kaganapan ng Santa Margarita. Yun. So timing dito sa mga tao, sa mga taong nakatira dito sa atin kasi nakatutok lang talaga sa social media. So malaking impact o malaking chance na makikita or mapopromote natin ang SM Media dahil sa paggamit ng makabagang teknolohiya. Edward, you mentioned earlier na yung mga miyembro ng SM Media ay mga youth. So, pagdating sa seguridad, kamusta sila? Kamusta yung kalagayan nila? Steve, secure sila kasi may mga private sectors na tumutulong sa atin. At higit sa lahat, ang lugar natin dito sa Santa Margarita ay peaceful and secure. So, Edward, pwede ba malaman kung sino-sino yung mga private sector na yan? For now, di lang muna natin may mention ang mga names nila because they prepare not to be mentioned. Sa ngayon, in-establish muna natin ang SM Media. Okay, so Edward, dumako tayo sa usapang budgeting, ano? So, sa bawat produksyon ng SM Media or sa mga equipment, kailangan natin ng pondo dyan. So, saan kumukuha ng pondo ang SM Media? Ang kasagutan malalaman natin sa pagbabalik ng Sagot Namin Yan! Dive into our crystal blue seas, where corals sway with fishes and waves. The coolness of cascading waterfalls and springs. The rivers and the lakes, sheer delight they bring. Experience Santa Margarita. Feel the heat of our hospitality. Share Santa Margarita. Oh, I love Santa Margarita.
dito sa Sagot Namin Yan. Okay, so Edward, kanina, no, naitanong ko na, sa bawat produksyon ng SM Media o kahit sa mga kagamitan pa lamang, kailangan talaga natin ng budget dyan. So, saan nga ba kumukuha ng pondo ang SM Media? Cheska, yun yung sinabi kanina, laking pasasalamat ng organisasyon sa mga taong walang sawang sumusuporta sa SM Media. Mm-hmm. Hindi lang sa financial. No? Laking pasasalamat din ng organisasyon sa mga miyembro ng SM Media kasi kahit sila mismo, may mga sarili-sarili silang gamit na ginagamit nila kung saan field sila naka-assign. How about sa larangan ng pamamahayag? Siyempre, hindi may iwasan ng mga pagpupuna o mga kritiko. So, Edward, bilang executive head ng SM Media, paano mo maya-handle yung mga kritiko sa'yo at sa iyong miyembro? Steve, we cannot please everyone. Kahit nga yung mga professional journalists ay may pumupuna pa din. Pero hindi natin hinahayaan ng mga kritiko yung mga pumupuna sa atin na sirain or baguhin ang pagiging positive natin bilang head of executive ng organization. So, yun nga. Ang mga tao ay may magugustuhan sa ginagawa natin. Yung iba naman ay hindi. So, hinahayaan natin ang mga sarili nilang opinion. Kasi ang sa atin lang naman ay ang makapaghatid ng positive na news sa mga tao dito sa Santa Margarita. Paano mo naman maiinganyo ang mga tao na huwag matakot magtanong, huwag matakot magsalita dahil kasama nila ang SM Media para mabigyang boses kung ano man ang gusto nilang ipaalam, malaki man o maliit na problema? Chess, bukas para sa lahat ang SM Media. Ang lahat ng balitang ating nahatid ay para sa lahat. Saan man sulok ng Santa Margarita, importante ka. Kaya makikunik lang sa SM Media. So, Edward, para sa imo, naano ang magiging impact sa SM Media sa Santa Margarita sa mga magsoongnon ngan sa magkirita sa mga iba-iba na lugar? Steve, wala kat ibang agimpipinsar sa atong organisasyon kundi ang kaupayan. Ang ato la, ang mahibaro ang katauhan nga kung naano na hinabo din sa atong lugar sa Santa Margarita. Then awareness na laliwat sa mga tao nga wara dinhi sa aton. Dinhi sira ginanak sa aton or taga dinhi sira sa aton sa Santa Margarita pero naapoy sira sa iba-ibang lugar. Ngan aton liwat ang makilala ang aton bungto sa Santa Margarita nga we are very good in terms of pagbabalita, ano? Then aton at din siguro sa aton organisasyon nga may pagmamalaki naton ang Santa Margarita. Ngan kaupod siton nga ma-recognize lot nato ng mga tao nga or maan aton local government sa nira maupay nga proyekto or transparency nga ihimo didi sa bungto sa Santa Margarita. So maadto mga ka-connect aton na hibaruan nga ini nga SM Media usa nga grupo sa mga kabatan-unan nga naghihinyap maghatag impormasyon sa mga panitabo dinhi sa aton bungto. Nga sugod man liwat para i-promote ang aton minahal nga bungto sa magsuhong. Thank you so much, Mr. Edward Herrera. We are pleased to have you with us tonight. Thank you so much for your time. Thank you, Steve. Thank you, Chess. At para lagi tayong konektado, follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and subscribe to our YouTube channel at SM Media. Thank you, mga ka-connect. Dito sa Sagot Namin Yan, lahat ng inyong opinion, reaksyon, suhestiyon, at question ang aming tatalakayin at bibigyang kasagutan. Ako po si Cheska Quiroda. Ako naman si Steve Ras, isang kasagutan na ang inyong narinig at marami pang katanungan ang aming sasagutin. May tanong ka ba? May suggestion ka ba? Sagot namin yan!